Sa umpisa pa lang, kinamumuhian na ako ng stepdad ko. Nang pakasalan siya ng nanay ko at nanirahan sa bahay namin, nagmistulang impyerno na ang buhay ko. Lagi na lang niya akong napapansin, sinisigawan, iniinsulto. Parang wala na akong tamang ginawa. Hindi nagtagal, naka-apekto na sa pag-aaral ko ang mga kaguluhang nagaganap sa bahay. Hindi na ako nakakagawa ng mga assignments ko, hindi na ako makapag-concentrate sa pagre-review. Nawawalan na ako ng gana mag-aral. Dahil dito, unti-unting bumabagsak ang grado ko sa school. Kahit sa hapagkainan, hindi ako makakain ng maayos dahil sa nervyos. Kasi, baka pagbuntungan na naman ako ng stepdad ko. Hindi na rin ako nakikipagkita sa mga kaibigan ko. Lumala nang lumala pa ang sitwasyon ko. Pinagbubuhatan na din kasi ako ng kamay ng stepdad ko. Maliit na bagay, konting pagkakamali ko lang, binubugbog na niya ako. Malaking tao ang stepdad ko. Napakaliit ko para tangkaing labanan siya. Dahil sa physical at emotional na pang-aabuso ng stepdad ko, kinalaunan, nagkasakit ako ng depression. Wala rin akong makuhang tulong at suporta sa nanay ko. Kahit na sinasaktan na ako ng stepdad ko sa harap niya, pipiliin niya na lang na tumahimik at huwag mamagitan. Ang pinakamasakit tanggapin ay mas pinili niya ang stepdad ko kesa sa akin na sarili niyang anak. Gabi-gabi kong pinagtarasal na sana makawala na ako sa impyernong buhay kong to. Isang araw, dahil sa hindi ko na kaya ang hirap, naglayas ako. Sinubukan kong magpakalayo-layo, malayong malayo. Nang mahanap ako ng mga pulis, ibinalik din nila ako sa bahay namin. Nag-aabang ang stepdad ko sa pintuan. Bakas sa mukha nito ang galit. Pag-alis ng mga pulis, nilapitan ako ng stepdad ko at sinabing, "Akala mo makakatakas ka?" Nung gabi ring yun, matinding gulpi ang inabot ko sa kanya. Lalong lumala ang sitwasyon ko simula nang ibinalik ako sa bahay. Hindi ko alam kung papaano humantong ang dating masaya at tahimik naming buhay sa kamay ng ubod ng sama kong stepdad. Kahit na tahimik ako sa isang sulok, ay gagawa ito ng dahilan para lang masaktan ako. Doon siya masaya eh. Ang nakikitang puro pasa, puro sugat at duguan kong katawan. Hindi nagtagal. Hindi na nakayanan ng katawan ko ang pangbubugbog niya. Isang gabi, nakahiga lang ako sa sahig ng kwarto ko. Sa sobrang tindi ng gulpi sa akin ng gabing yun, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nakatingin lang ako sa kisame, duguan. Naririnig ko ang nanay kong nagmamakaawa sa stepdad ko. Nadalhin na raw ako sa ospital. Pero hinindian siya nito. Sabi niya, nagpapanggap lang daw ako. Nung gabi ring yun, nandun pa rin ako sa sahig na kahiga. Umiiyak sa sakit. Pakiramdam ko, unti-unti na akong nawawala ng malay. Kinabukasan, pumasok ang nanay ko sa kwarto ko para i-check ako. Pero, patay na ako. Ang bilis ng panahon, hindi ko alam kung ilang buwan or taon ang lumipas. Bigla akong nakakita ng liwanag. Tapos, may narinig akong babae. "It's a healthy baby girl." Umiyak ako ng malakas.
dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko. Isang lalaki at babae ang nakatingin sa akin. Nakangiti sila. Pagkatapos, yumuko ang lalaki at inilapit ang bibig sa tenga ko. At bumulong ng, "Akala mo makakatakas ka?"